What's up mga kapapi, kumusta kayong lahat? Ngayong araw nga, naubusan kami ng tubig. At ito nga si Chanel, titig na titig sa akin, gusto niya sumama. Alam kasi niya, pag naubusan ng tubig, lalabas ako at gusto niya sumama. For today's video, inutusan ako ni Mrs. na bumili ng ampalaya. Namiss kasi daw niya ang ampalaya. Sabi ko nga sa kanya, bakit mo namimiss ang ampalaya? Andito man ako. At yun nga, at kinilig siya at sabi sa akin, bilis lang ko na. Naku, kaawan Chanel, gusto ko sanang isama sa Chanel pero parang uulan ang dilim ng langit. Kaya nga hindi ko na sinama sa Chanel, iigib na lang ako tapos mamalingki na ako. Habang naglalakad nga ako, nagsisisi ako, dapat sinama ko sa Chanel na wala na yung dilim at sobrang init ang pumalit. Hay, paano yan? Nakalimutan ko pa naman mag-sunblock. Charis lang yun, hindi naman talaga ako nagsasunblock kasi black na talaga ako. At ito na nga, nakarating na ako sa gulayan. Napakadaming gulay dito. Ayan, may mga talong dito. Sobrang pressed na mga talong dito. Sa mga gusto magtalong, ito available dito ang talong. At syempre, natagpuan ko na hinahanap ko talaga yung paborito ni Mrs. Itong ampalaya, sobrang pressed talaga at kapipitas pa. Itong at pumili na ako ng dalawa. Sa gulay lang ako, saka sa prutas, mahilig pumili ng dalawa. Pero stick to one talaga ako pagdating sa pag-ibig. Ayan. Kaya yung mga two timer dyan, yung mga dalawang minamahal, gamitan nyo ng ampalaya. Ampalayain mo ang isa. Kumuha na nga rin pala ako ng kamatis na sobrang press parang ako. Ah, yeah. Naalala ko nga pala si Sayon, mahilig nga pala siya sa kamote. At ito na naman tayo, dalawang kamote ang pinili ko. Sa sobrang dami nga nang namimili rito, nawala pati yung tray na lagayan. Pero bahala si ate, basta kukuha ako ng sibuyas dito. Ilalagay ko na lang sa plastic kaya silang bahala magpatimbang. Nakumpleto ko na nga pala yung aking mga bibilihin kasi wala akong listahan. Kumpleto yan. Takot kaya ako kay Mrs. Pag kulang kasi ng isa, papabalikin niya ako. Ang init kaya. Ito nga si ate, nalilito siya habang kinikilo niya sa kinikwenta niya. Sabi ko tuloy sa kanya, minamahalan mo yata ako ate ah. Please lang ate, wag mo akong mahalan, may asawa na ako. Kaya tumawa siya bigla eh. Exact kong 250 ang presyo at 250 rin ang binigay ko. Kaya sabi ko kay ate, salamat, keep the chance, tawa uli siya. Maganda kasing biruan yung mga tindera kasi tinatawaran kanila. Pagkabili ko nga ng mga gulay, pupunta naman ako sa pinapahanap ni Mrs. dun sa bilihan ng mga hipon. Hindi ko sigurado kung makakakita ako ng hipon sa oras na ito kasi medyo mainit na. Yung iba kasi tinatago na nilang kalang paninda. Napakamura ng mga prutas dito tulad nitong mangga, 60 lang ang kilo. At may mga saging dito na binabagsak dito, napakamura rin ang kilo. Bago ako bumili ng prutas, kinakailangan bumili muna ako ng hipon. Kasi pag sinabi ni Mrs. na hipon ang lahok, kinakailangan hipon ang lahok, maghanap talaga ako kahit saan ako pumunta. Hindi ako takot sa asawa ha, love ko lang siya. Ayeh, alam ko kikiligin na naman siya pag pinanood niya ang videong to. Napakalayo na nang narating ko, wala pa rin ako makita ang hipon kaya nauhaw ako, daan muna ako dito sa buko. Sa halagang 5 piso lang, tinagayan ako ni kuya at na-repress ang aking katawan. Ay sarap, ay love you. Iwan ko ba kung anong nangyayari ngayon sa pag-i-edit ko? Ng hipon. So hindi na tayo nakakita ng hipon. Wala talaga ako makita ng hipon. Buti lang si nanay. Baka pwede na tong hipon na ito. Kaso ang hipong ito, napakaliliit. Tanggapin kaya ito ni Mrs. Bumili nga ako ng isang takal. Sa halagang 20, meron na akong hipon. Kaya solved lang problem ko. Uuwi na ako. Habang naglalakad nga ako, si nanay, nilabas na yung mga hipon niya. Kanina wala to eh. Ganitong hipon talaga yung pinapahanap ni Mrs. 100 nga pala sa isang plato at may tawad pa na isa. Ayan no. Okay pa naman yung mga hipon ni nanay dito, medyo press pa kasi hindi pa mapula yung ulo niya. Ayan, nakuha ko na yung hinahanap ko, nakabili na tayo ng hipon. Kaya ngayon naman, bibili tayo ng prutas, bibili tayo ng saging. Effective kasi yung saging para mawala yung pimples. Tingnan niyo ang unggoy, walang pimples. Pagdating ko nga sa bahay, andito na yung tubig, dinala na ni kuya. Natuwa nga si Mrs. sapagkat kumpleto daw ang aking pinamili, kaya niluto agad niya. Siyempre, lulutuan muna niya si Sayon. Si Baby Sayon nga pala, pag nilulutuan namin ang ulam, hindi siya nag-aasin. Tama na kay Baby ang isang hipon na ginupit-kupit ni Mrs. Ayun nga si Totoy, oh, medyo gutom na siya kasi magtatanghali na, 11:30 na. Nakakatuwang pakainin si Baby kasi ang paborito niyang kainin, mga gulay. Napakagana talaga niya kumain. At ayan nga, maluluto na agad yung kay Baby. Kinakailangan kasi hindi masyadong overcook ang palaya. Pagkatapos nga maluto yung kay Baby, sinunod namin yung ulam namin at ayan nga, lumuluto ang hipon, namumula sa sarap. Ang gusto ko nga pala sa ampalaya, yung hindi na pinipigaan. Gusto ko malasahan kasi yung pait ng kahapon. Ayan. Kapag daw kasi nakakaranas ka lagi ng pait sa iyong buhay, kaya-kaya mo na itong overcome kasi lagi mong pinagdadaanan. Kaya-kaya mo na solusyonan ang lahat ng bagay-bagay. Ayan. Isa nga rin pala sa nagustuhan ko sa luto ng ampalaya, yung medyo dry, yung medyo nagmamantika na siya. Kasi lalabas talaga yung lasa ng hipon. At yan nga, nakapaghayin na si Mrs. Meron tayo ditong prutas, saging, saka Indian mango, tapos meron cook din dito. At meron tayo ditong kanin. Pag ganito ba naman talaga ang nasa harapan mo, talagang mapapa-extra rice ka talaga. Siyempre, kasabay natin si Baby Sayon, hindi mawala yan. Kinakailangan natin sanayan siya, nakasabay siya pagkain. Tara, kain po tayo!
Yung aso ko namang si Chanel ayaw niyang kumain para nagtampo siya kasi hindi ko siya sinama sa labas. Kaya bumili ako ng isaw sa labas para ipaulam sa kanya. At tama nga, hinala ko, medyo nagtampo siya at nagustuhan niya ang pasalubong ko kaya kumain talaga siya. Ito nga oh, nangalahati na yung kanyang pagkain. Hindi naman pihikan si Chanel kumain kaya nga lang medyo nagtatampo siya pag lumalabas ako na hindi siya kasama. Kaya ito, pagkakain siya, talagang pinipilit kong kumain siya para din sa kanya. Kapag kasi hindi kumain ang alagang aso natin, nakakapag-alala. Mahirap kasi magkasakit ang aso, napakamahal din ang gamot nila at saka hindi ka makakatulog, nakaka-stress din. Nasanay na nga pala si Chanel dito sa bago niyang tinitirhan. Pero likas talaga sa mga aso na nami-miss nila yung mga mahal nila sa buhay tulad nila mama at yung mga asong nakasama niya sa abida. Maraming salamat nga pala sa inyong panonood. God bless.